Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome to another exciting episode of Tipong Pinoy. Teka, ano yung suot mo, Wensi? Ito ang medalyon yan. Anting-anting kung tawagin. Sabi kasi ng mga matatanda, pag suot mo daw ang anting-anting, magkakaroon ka ng pambihirang lakas. Dahil sama-sama na lahat ng elemento dyan, yung earth, wind, fire, and water. Napulot mo lang yan eh. Tita. Kung sa bagay, magandang simbolo ng ating pag-uusapan itong anting-anting ni Wensi. Folklores about earth, wind, fire, and water. Kaya kasama niyo po kami ngayong umaga ni Tita Susan para malaman kung anong importansya ng itong mga elementong ito sa mga ninuno natin galing Luzon, Visayas, at Mindanao. Why do folk Christianity and folk Islam beliefs persist? Pag-uusapan natin ang spirituality ng Filipino. Marahil marami pong nagtatanong sa inyo kung ano pa ang importansya ng mga elementong ito. Bakit kailangan nating malaman? Napakalapit na ng next millennium, di ba, Tita? Ano sa tingin nyo? Importante bang malaman ito? Why don't you stay with us for the next 30 minutes and find out for yourself? Ang sagot po riyan ang magsisilbing anting-anting na andog sa inyo ng Tipong Pinoy. May halaga pa. Kasi dahil doon nakakaano tayo, nakaka-relate tayo sa mga nangyayari ngayon. Oo, meron. Kasi kahit pa paano, yun yung unang nagturo sa atin ng magagandang pasal. Oo, meron pa. Kasi kahit modern na ngayon, kumbaga, may sa mga eskwela na napag-aaralan pa rin siya. Siyempre, kasi yung hindi dahil doon sa mga alamat, ganyan, di ba? Hindi natin malalaman kung saan nanggaling yung mga bagay-bagay, yung kung saan na pinagmula ng lugar na to, yun. Tsaka, kasi ano yung part na yan ng ano natin, ng buhay natin na maaari natin pagmalaki kung saan man tayo. Alam mo ba, Wensi, sari-sari ang paniniwala ng iba't ibang tao sa different parts of the world tungkol sa mundo natin? Opo, Tita. Di ba nga si Magellan nakarating ng Pilipinas and circumnavigate the world para lang mapatunayan na bilog pala talaga yung mundo? Oo, kasi noon ang akala nila ang mundo ay flat at square at maraming monsters ang nakatira dito. Opo, Tita. Yung mga ninuno kaya natin, ano kaya yung nai-imagine nila tungkol sa mundo? Tignan natin through our myths and legends. Ano nga ba ang katutubong konsepto ng mundo? Paano pinaliwanag ng ating mga ninuno ang simula ng iba't ibang anyo ng lupa? Panoorin po natin ang ating special feature na pinamagatang sapin-sapin, hindi nakakain. Iba-iba ang universo at mundo na bunga ng katutubo at sinaunang imahinasyon. Pero marami ang naniniwala na ang sanlibutan ay parang sapin-sapin, patong-patong na layers. Pinakakomplikado ang paliwanag ng mga Ifugao, Maranao at Blaan. Sa mga taga-Kiangan Ifugao, ang sanlibutan na isang globo na binubuo ng horizontal layers. May dalawang mukha ang bawat horizontal layer. Luta o Earth World ang layer na tinitirhan ng mga tao. Ang apat na layers na nasa itaas ng luta ay tinatawag na Daya o Sky World. Mula sa pinakaibabaw, binubuo ito ng hudok, luktag, hubulan, at kabunyan, ang huling layer na kulay asulang ilalim ang tinitingalaan nating langit. Ang dalom o underworld ay nasa ilalim ng ating mundo. Ang mundo ay binubuo ng pitong layers. Sa bawat layer, ibang mga nilalang ang nakatira. Sa pinakatuktok, naroon ang mga tao. Nasa second layer ang mga duwende, mga diwata at nimpa ang nasa ikatlo. Ang langit ay 7 layers din. Sa pinto ng bawat layers, may nagbabantay na ibong Garuda. Dito matatagpuan ang Tree of Life. Bawat dahon nito ay may pangalan ng bawat tao. Nasa mga nakatakip na banga ang kaluluwa ng bawat tao sa mundo. Ang pinakamatayog na bahagi ng mundo ay ang mga bundok. Ang matataas na bundok ay itinuturing na banal dahil mula sa tuktok nito, marami ang naniniwala na pwedeng marating ang langit. Ayon sa mga manuvo, dati malapit sa lupa ang langit. May hagdang maaakyat para makarating doon. Kinain lahat ni Puhak. Sa sobrang katakawan, nadumi si Puhak.
namatay ang maraming anghel sa pinto ng langit dahil sa baho. Nagalit ang mga Diyos, kaya inihulog nila sa lupa si Puhak at itinaas ng husto ang langit. Nang bumagsak ang dumi ni Puhak, naging bundok ng apo. Ayon sa alamat ng mga Ilkoko, hinukay ng daliri ni Angalo ang lupa para makagawa ng mga bundok at burol. Matagal nang naroon ang mga iyon, pero nakalubog pa sa tubig. Kaya hinubad ni Angalo ang kanyang bahag at inihagi sa dagat para sipsipin nito ang tubig hanggang sa lumitaw ang mga bundok. Halos bawat bundok ay may alamat kung paano nabuo. Isa sa mga pinakapopular ang kwento ng Mayon Volcano na umahon mula sa libingan nina Daragang Magayon at Ulap. Ang espiritualidad ng mga Pilipino ay may kinalaman sa kanyang pananaw sa daigdig. Ang daigdig ay binubuo ng tatlong aspeto. Yung kalikasan, kalikhaan, at saka espiritualidad. Yung tao, pananaw ng tao, ay nakapaloob dito sa ganitong pandaigdigang pananaw. Una nga, mahalaga yung pagkilala sa espiritualidad ng mga ng Pilipino. Una sa lahat, naniniwala siya na halimbawa mayroong isang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay dito sa lupa, no? Kaya't kung nag-iisip man siya ng masamang gagawin, magdodoble siyang isip na gawin yung kanyang mga binabalak. Kung naman halimbawa mayroon siyang pinaplano na magandang gawin, humihingi rin siya ng kalakasan loob na para magawa niya yung kanyang gustong gawin. Well, ito nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao, sa buhay ng pamayanan, sa buhay ng bansa. Sa lupa nakasentro ang maraming importanteng ritual at pagdiriwang. Sa lupa nakasalalay ang ating pinakaunang ikinabubuhay. Lupa ang nagpapasibol ng palay na nagiging kanin. Lupa ang nagpapatubo ng kahoy na nagiging pagkain, baro, tahanan at iba pang kasangkapan. Sa Christian communities, pagkatapos ng anihan ay panahon na ng piyesta. Mayo ang buwan na pinakamasagana dahil Mayo rin ang buwan kung kailan pinakamabunga ang lupa. Katapat ng Semana Santa o Holy Week ang panahong hikahos. Sa panahong ito, hinihintay natin ang biyaya ng bukid. Meron tayong kasabihan na ito ang panahong tagkawit palakol. Ang ibig sabihin po niyan ay ito ang panahon ng pagtitiis, pagkasakripisyo at pagtitika. Panuuri natin ang iba't ibang agricultural festivals. Ang pinakamahaba at pinakamasayang pagdiriwang, ang Kapaskuhan, ay umiinog din sa pinakamahalagang biyaya ng lupa para sa atin, ang bigas. Pansinin na ang mga paborito nating mga kakanin sa buwang ito gaya ng bibingka, puto bumbong, suman, kalamay, lahat ay mula sa bigas. Maaring marami na ang nakalimot kay Ikapati, ang diyosa ng pagsasaka ng mga Tagalog. Pinalitan siya ni San Isidro de Labrador bilang popular na patron ng mga magbubukid. Sa Bulacan, lumuluhod sa harap ng simbahan pati mga kalabaw para magpasalamat sa biyaya ng bukid. Inaamo ng mga tagbanwa sa Palawan si Mangindusa sa ritual ng lambay. Sa mga bagobo ng southeastern Davao, ang gatokblaan o pakakaro ang pinakamalaking pagtitipon. Sa lahat ng panig ng kapuluan, Kristiyano, Muslim o Dibinyagan, may kanya-kanyang ritual at pagdiriwang kaugnay ng pagsuyo sa lupa. Nananawagan sila sa langit, inaamo ang araw, ulan at hangin. Umaawit sila, nagdarasal, hinihimok ang mga espiritu, sumasayaw, lahat para laging mabunga at mapagpala ang lupa. Tita, napansin niyo po ba na medyo masama ang connotation ng salitang hangin para sa ating mga Pilipino? Ba't mo naman nasabi yan? Eh kasi po tita, tignan niyo ah. Pagka merong taong mayabang ang dating, anong tawag mo sa kanya? Mahangin. Bagyo. Sa inyo tita eh. At pagka sinabi namang nahipang ka ng
masamang hangin, ibig sabihin, may katok sa ulo. Hmm. Bakit nga kaya ganyan? Negative nga ba ang tingin natin sa hangin? Mabuti siguro ay tignan natin ang punot dulo ng ating pananaw sa hangin at ang mga kwentong bayan tungkol dito. Hindi sunog ni Lindol ang tunay na perwisyo para sa mga Pilipino, lalo na noong araw. Alam niyo kung ano? Bagyo. Ang bagyo o typhoon ay galing sa Chinese word na typhoon. Ibig sabihin, great wind o malakas na hangin. Minsan, umaabot ng 3 bagyo ang nagdaraan sa bansa sa isang buwan. Milyon-milyong ari-arian ang nasisira, daan-daang buhay ang nasasawi. Mula Mayo hanggang Setyembre, madalas ang pag-ulan. Umihip ang southwest monsoon o hanging habagat. Mula sa timog ng equator, tumataas ito pahilaga sa Pilipinas. Dala ng habagat ang moisture mula sa dagat na ibinabagsak nito sa Pilipinas bilang ulan. Mula Nobyembre hanggang Marso, umiihip naman ang northwest monsoon o hanging amihan. Nagdadali ito ng ulan sa northern Mindanao. Sa mga Filipinong mapamahiin, tagapagdala ng sakit ang hangin. Nahipan ng hangin ang tawag sa may Bell's palsy. Naniniwala ang mga tagbanwa ayon sa anthropologist na si Robert Fox na mas matindi kung dumapo ang sakit kapag umiihip ang amihan mula Nobyembre hanggang Enero. Inireport naman ni F. Landa Hocano, isa ring anthropologist, na sa Bay, Laguna, sinisisi ang hanging amihan at amihang mura bilang sanhi ng ubo, pananakit ng buto at kalamnan. Ang hanging timog daw ang sanhi ng skin rashes. Kinakatakutan naman ang habagat dahil nagdadala ng kolera, tipos at matinding sakit ng ulo. Pero sa mga Sambalenyo, makapangyarihan si Anito Tao dahil siya ang Diyos ng ulan at hangin. Ang tawag naman sa kanya ng mga manobo ay Ina Iyao. Sa mga Yakan, siya si Usman. Naniniwala ang mga taga-bukid noon na bawat hangin ay may bantay na espiritu. Kontrolado ni Dumalambong ang north wind, si Magbaya sa westerly, si Ugnaling sa southerly, at si Taglaumbong sa hanging pasilangan. Sa painting at sa literature, madalas ilarawan si habagat na maskulado at kapritsyoso. Playboy, hindi tumatanggap ng pagkatalo sa pag-ibig at mapaghiganti. Si amihan naman ay dalagang mapaglaro, mapanukso at flirt. Gusto ba ninyo malaman ang buong kwento ng inkwentro ng dalawang hanging bagyo? Heto, tignan nyo. Noong araw, parehong maraming pinaluha at tinurog na puso ang pabling na si habagat at mapaglarong si amihan. Minsan, nakita ng mahangin binata ang malikot na dalaga na love at first sight si habagat. Pumorma agad at nagpasiklab. Pinasunod-sunod at pinaasa-asa naman ni amihan ang barakong bantay ng hangin. Di nagtagal, napuno si habagat. Naging suktulan ang galit niya nang malamang pinaglalaruan lang pala siya ng mapanuksong dalaga. Ginantihan ni habagat si amihan. Hinanap niya ang dalaga kung saan-saan. Lahat ng lugar na pinaghihinalaan niyang pinagtataguan ni amihan ay ipinawasak niya sa mga kamping bagyo. Maraming lupain ang nasira. Maraming tao ang namatay. Pero nasukol din ni habagat si amihan. Nanlaban si amihan ng bato ng kidlat, nagpukol ng kulog, nang hampas ng susong-susong ulan. Pero walang nagawa si amihan sa lakas ng ngit-ngit ni habagat. Ipinilit niya ang sarili sa dalagang anak ng Diyos ng hangin. Akala ni habagat, mapipilit niyang tanggapin siya ni amihan. Pero lalo lang siyang isinumpa ng dalaga. Parehong bigo at nagdurusa, kapwa na walan ng bait sina habagat at amihan. Hanggang sa kasulukuyan, ang panapanahong nilang pagtangis at pagsisisi ay naghahatid ng bagyo, baha at sakit. Proteksyon ng tao ang apoy sa mga mababangis na hayop at sa lamig. Ito rin ginagamit natin sa marami nating mga pangangailangan. May paliwanag ang ating mga myths kung paano nagkaroon ng apoy ang tao. Sa mga ifugao, sakripisyo ng anak ng Diyos ang apoy. Nang magpa siya sina kabigat at buga na tumira sa mundo,
nakiusap ang kaibigan nilang diwata na si Montalog sa ama niyang si Mumbonang na bigyan ng unang mag-asawa ng apoy. Pumayag si Mumbonang. Pero sa kondisyong mula sa mga bahagi ng katawan ni Montalog manggagaling ang apoy. Hibla ng buhok niya ang gagamitin sa pagkiskis. Ang puti ng kanyang mata ang magsisilbing flint at tutulin niya ang magiging sender. Sa mga manuvo, naawa ang Diyos ng apoy na si Pamulingan sa mga tao. Bumaba sa lupa si Pamulingan para ituro sa mga tao kung paano gumawa ng apoy mula sa flint. Pero sa mga Ilocano, ang apoy ay kailangang agawin mula sa dalawang maramot na higanting nagbabantay dito. Kasama nilang ang mga kaibigang palaka, kabayo, pusa, aso at leon. Nilansin nila ang dalawang higante. Inagaw nila ang isang baga. Nasaktan at nadisgrasya ang mga hayop pero nakuha nila ang apoy. Sa Cordillera, bago magbagong taon, pinapatay ang lahat ng apoy. At sa araw ng bagong taon, muling kukuha ng apoy ang bawat pamilya sa isang apuyan para sa kanilang apuhan o kitchen. Sa Sanghyang, nagsasanib-sanib ang selebrasyon, seremonya at dasal. Nagtatagpo-tagpo dito ang folk religion, magic at Christian faith. Sayaw ng pasasalamat sa kabutihan ng langit ang Sanghyang. Ritual para gumaling ang may sakit. Panalangin para maligtas sa kapahamakan o kamatayan. Habang sumasayaw sa ibabaw ng umaasong baga, nagdarasal sila sa mga santo at katutubong Diyos. Sa naip, nag-ugat ang Sanghyang. Bago pa dumating ang mga Espanyol, nang ipagbawal ng simbahan ang sayaw sa apoy dahil ritual daw ito para sa mga demonyo, lumikas ang mga taga-naik sa indang. Pero nasa ilalim pa rin pala ng mga praile ang indang, kaya napadpad sila sa liblib na bayan ng Alas-As, ngayon kilala bilang Alfonso. Kahit patago at laging may amba ng parusa, ipinagpatuloy nila ang ritual ng apoy. Kahit naging Kristiyano na ang karamihan, hindi na abo ang pananalig nila sa Sanghyang. Tita, ibang klase po yung huling segment natin, ano, biro nyo. Masayaw siya sa apoy, pero hindi naman nalalapnos yung paa niya. Ganyan talaga pag malakas ang faith. Oh, tita, buti pa alam ko na magpalamig tayo ngayon. Ah, gusto mo ng tubig? Tita, libre nyo lang ako ng soft drink. Hindi! Aalamin natin ang ibang kwentong bayan tungkol sa tubig. Ang mga water festivals. Kala ko pa naman, tita, makakainom na ako kahit man lang nawasa Diyos sana eh. Ang tubig, ilog, bukal at lawa ay tagapagbigay ng pagkain, tagapaghatid sa mga tao at produkto, tagapag-ugnay sa mga kultura at kaisipan. Pero kaya ring maging malupit ng tubig, gaya sa mga kwento tungkol sa Great Flood. Sa Ifugao Flood Myth, hinahanap ng mga tao ang kaluluwa ng ilog dahil sa matinding tagtuyot. Nagdiwang sila nang matagpuan nila ang isang bukal. Pero habang nagsasaya, bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na tumasang tubig. Walang nakaligtas maliban sa magkapatid na bukan at wigan na nasa tuktok ng magkahiwalay na bundok. Nang humupa ang baha, nagkitang muli ang dalawa. Para muli magkaroon ng taos daigdig, nagsama sina bukan at wigan sa pahintulot ng Diyos na si Maknongan. Ayon kay Father Francisco Demetrio, ang Great Flood Myth ay tungkol sa renewal. Kaugnay ito sa simbolismo ng resurreksyon o pagbabago ng kalikasan. Sa maraming kwento, parusa ang malaking baha sa mga taong nakalimot sa kanilang obligasyon sa mga bathala. Mayaman din tayo sa mga alamat tungkol sa pinagmula ng mga anyong tubig o water forms. Kadalasay, kwento ng pag-ibig ang pinanggalingan ng mga ilog. Sa Mindoro, ang ilog na kung tawagin mag-asawang tubig ay tungkol sa mag-asawang humiling sa langit na pagsamahin sila hanggang kamatayan.
Ang Cebul Spring sa Bulacan ay mula sa isang balon na lumunod sa isang malupit na prinsipe. Isinumpa siya ng isang diwata matapos saktan ng prinsipe ang alagang aso ng diwata. Sawing pag-ibig naman ang dahilan kaya may Tiwi Hot Spring sa Bicol. Umibig sa isang dalagang tagalupa ang anak ng araw. Pero dahil sa kanyang init, lahat ng matingnan niya'y nagliliyab. Nasunog ang nobya nang mawala ang apoy ang natira'y bukal ng mainit na tubig. Ayon sa alamat, kasakiman ang dahilan kung bakit mayroong Lake Paway sa Ilocos Norte. Dati mayamang bayan, nilunod ang mga sakim na mamamayan nito nang makalimot sila sa Diyos. Iba naman ang kwento ng Lake Lanao. Nabuo ito nang ang kaharian ng Mantapoli ay dinakot at inilipat ng Diyos sa Middle East. Ayon sa matatanda, ang hinulugang taktak sa Antipolo ay bunga ng paghuhukay ng isang genie. Hinahanap niya ang koronang ginto na bigay ng bathala ng kabundukan sa isang prinsesa. Nalaglag ang korona sa tubig. Sa kahuhukay, isang talon ang lumitaw. Ang Maria Cristina Falls sa Iligan City, ayon sa alamat, ay lumitaw matapos lumubog ang barko ni Bantugan sa isang ilog. Bunga ito ng dasal ng mga taga-Lanao na huwag payagan ng langit na makarating sa Lanao si Bantugan. Tinambangan ni Bantugan ng bagyo at lindol. Nilamon siya ng ilog, umapaw ang tubig at naging Maria Cristina Falls. Sa mga kwentong nabanggit natin, pansinin ang kambal na kapangyarihan ng tubig bilang tagapagdala at tagapagparusa. Pagsapit ng Setyembre, kahit maulan, dinarayo ng mga deboto ang Bicol para dumalo sa pista ng Peñafrancha sa Naga. Highlight ng pista ang prosesyon ng Birhen ng Peñafrancha mula main roads ng Naga hanggang sa ilog tungo sa katedral. Marami pang fluvial parade ang dinarayo ng mga banal at may panata. May pagoda sa Wawa ng Bulacan. May prosesyon sa ilog sa Angono. Wansi, sabi mo kanina na sama-sama sa medalyong mong suot ang lahat ng elemento na pinag-uusapan natin. Opo, tita. Pero hindi lang dahil sa material at sa mga prosesong dinaanan para magawa ito. Uh-huh. Pwede rin natin i-consider na ito yung simbolo ng ating Filipino spirituality. Mabuti pa, panuuri natin itong feature natin tungkol sa anting-anting. Sa kasaysayan, laging nababanggit ang anting-anting sa pagtatanggol ng kalayaan, katarungan, katwiran, at kabanalan. Mula sa mga kasapi ng Cofradia de San Jose ni Apolinario de la Cruz hanggang kina General Emilio Aguinaldo, malalim ang paniniwala ng mga Filipino sa kapangyarihan ng anting-anting. Katunayan na maging Kristiyano ang marami at naging malaganap ang paghihirap at paninigil ng mga otoridad, lalo pang naging popular ang anting-anting. Pinatibay ng apoy, hangin at tubig, saka dinisalan upang maging kalasag laban sa lahat ng uri ng kalaban. Ang metal na medalyon ay nagpapahiwatig ng pananaw ng karaniwang mamamayan tungkol sa pinapangarap nilang lipunan, pagkakapantay-pantay, kahandaang makiramay at magpakasakit at pananalig sa kapangyarihan ng loob. Marami ang umiingos ng anting-anting ay produkto lang ng pamahiin o kamangmangan. Sa simula ng ating programa, meron kaming tanong na iniwan sa inyo. May kahalagahan ba ang mga folklore at saka folk beliefs ngayong papasok na tayo sa bagong millennium? Tita, di ba mayroon tayong kasabihan? Ang hindi daw marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Sang-ayon ako dyan, Wensi. Hindi dapat basta i-dismiss ang mga folklore at saka folk beliefs. Isang complex value system ang nakapaloob sa mga kwentong bayan at tradisyon. Ito ay isang pagpapahalaga sa kalikasan. Yes, tita. At saka talagang tayo yon, di ba? Oo. Paraan yan, para maunawaan natin yung ating mga ninuno. At kung maiintindihan natin kung ano ang kanilang pinaghahalagahan, ay magiging mas handa tayo sa ating kasalukuyan at kinabukasan. Sana po'y marami kayong natutunan muli ngayong umaga. Ako po si Wensi Cornejo. At ako si Susan Calo Medina. Hanggang sa susunod na linggo, muli nating papalakasin ang ating pagka-Filipino dito sa Tipong Pinoy.